nandito tayo ngayon sa Lecture Hall B ng Manila Bintana Colleges para sa isang lecture forum patungkol sa kamalayan ng kabataan sa martial law. Ako ang inyong ikaw si John Marrocino. At ako naman po si Dayan Blanco ng BSN 101, ang inyong mga moderator para sa lecture forum na ito. Amin pong ipinagagalak na ipinakikilala ang mga lecturer ngayong araw na ito. Binibining Lucel Marie Dichos, nagtapos ng Senior High School sa Manila Bintana Colleges at kasalukuyang kumukuha ng kursong BS Nursing. At si Jennifer Filomeno, na nagtapos ng May Karangalan sa Manila Bintana Colleges at kasalukuyang kumukuha ng kursong nursing. Bigyan ko natin sila ng pusipakas. Hey, hey, hey! Welcome sa Jollibee Kids Party! kailangan ng charger para sa laptop kasi low-mat na siya. Kaninong laptop to? Thank you. Sandili lang mga bata, intayin lang natin si Jollibee, ah. Pwede na. Dun na lang. Ika nga ni Gat Jose Rizal, kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Ali, naniniwala ka ba na kabataan nga ang pag-asa ng bayan? CJ, naniniwala ka? Asa si Pugs? Wala pa. Sige. Kat, naniniwala ka ba na kabataan ang pag-asa ng bayan? Sa kabila ng samot-saring paratang at issue na narinig natin mula sa ating lipunan, hindi pa rin maitatanggi na sa henerasyon ng kabataan, nagiging mulat na tayo ngayon sa mga isyung pampolitikal, issue na marami na ating narinig mula noon hanggang ngayon. So mas binibigyan natin siya ng atensyon ngayon. Sorry. Pinamagatan naming woke ang talk na ito, ang kabataan, ang kamalayan ng kabataan sa martial law. At ngayon susubukan nating alamin, susubukan nating tingnan kung ano yung estado, kung ano yung kalagayan ngayon ng kamalayan ng kabataan natin, specifically tayong mga post-millennials sa martial law. At meron kaming nakuhang accounts, testimonies sa kung paanong nagpapatibay ang mga datos natin. Pero sa una, sa pag-define ng kabataan, madalas sabihin bata pa, bastos, no? Pero hindi natin maikakaila na radikal mag-isip o kakaiba mag-isip ang mga kabataan. Dahil dyan, mulat. Dahil dyan, may pakialam. At ilan ang mga sumusunod sa mga larawan na nagpapatunay na mulat, may pakialam at radikal ang mga kabataan. Ang post ito ni Jezebel Deras na nasa UP Manila ngayon. Sumali siya sa martial law anniversary na kilos protesta. Makikita natin na gusto nilang magkaroon ng pakialam sa lipunan. Sumali siya dyan sa photos niya kanina at mula sa isang nursing din. Tinweet niya na, okay, I just debated with my relatives about martial law dahil sabi nila wala raw alam yung kabataan ngayon kaya wala raw karapatan magsalita kasi wala naman na daw magagawa to change the problem and I just went machine gun on them. Tungkol doon. So, ibig sabihin, nagpapatunay ito na talagang gusto at may pakialam ang kabataan sa martial law. Lalo na sa atin ngayon sa Twitter. Alam niyo yung ganyang ina-affect sa username, yung ganyang propaganda. Ganyan, fight tyranny and join anak bayan. So, ngayon titignan natin yung kasaysayan, saan ito nagsimula bago natin tingnan yung pagiging woke ng kabataan. Sisimulan natin sa kasaysayan. Okay, ang Youth Revolution ay nagsimula noong 1960 at unang bahagi ng 1970s. Actually, more on yung mga aktivista or yung mga nag-rally dito noon ay yung mga UP students. Tapos, noong 1972, dun nga, di ba parang
binubunsad na ibalik yung martial law. So nagkaroon ng rally noon. Tapos nung nagkaroon na ng Senate si Sona, si President Marcos, yun yung time na mas umusbong pa lalo yung pag-rally ng mga kabataan noon. So yun. So ayun nga, yung mga larawan na pinakita ng mga martial law noong 1962 1970 na pag-rally ng mga kabataan. Ayan. Ito ay, balik tayo sa kanina, ito yung mga student leaders ng UP Manila noong first quarter storm o yung Heroes Protesta bagong mag-martial law. Yan, yung kanilang propaganda. Tapos, next slide. Ito yung mga babae. Ito yung mga babae. Babae yan na sumama sa Heroes Protesta dahil gusto nilang magkaroon ng pakialam. Ngayon, susubukan nating tingnan yung pagiging woke ng narinig niyo yun, di ba? Woke, hindi woke up like this, ha? Alam naman natin lahat yung ibig sabihin ng woke, right? Yung pagiging mulat, pagiging may pakialam, most especially sa Twitter ito nakikita. Pag sinabi natin woke, isa tong internets lang, balik tayo, na nangangahulugang pagiging mulat kadalasay ng mga kabataan sa mga isyong panlipunan. At yung pagiging woke natin ay parang kumbaga bagong term lang para doon sa revolution or sa activism na nagkaroon noong 60s to 70s. So sa modern times natin ngayon, tinatawag nating woke ito. Noon dati tawag ay activism. Well, activism rin naman tawag ngayon, pero mas kilala siya sa pagiging woke. So ayan yung shots ni Jessa Balderas, mga woke youth as they say. Punta silang Luneta at nagrally doon. Next. Ayan pa ibang mga larawan ng kanilang Kilos Protesta. Pero ngayon, gusto kong parang i-induce tayo ngayon na totoo nga ba yung feeling ng kanilang pagiging woke o isa lamang self-fulfillment? Tunay nga ba silang may pakialam sa bayan? Tunay nga ba silang gustong pabutihin ang kalagayan ng bayan? O ginagawa lang nila ito dahil nakakapagpaganda ng kanilang sarili? Dahil masarap sa pakiramdam na meron kang ipinaglalaban. Masarap sa pakiramdam na ipinaglalaban ka. Kaya subukan nating tingnan ngayon kung itong pagiging woke ba ng kabataan, yung pagiging woke natin, kung meron man sa ating nagki-claim na woke tayo, totoo ba talaga to? O isa lang self-fulfillment? Isa lang ba itong, gusto ba natin totoong mag-care para sa bayan? O ginagamit lang natin na behikulo, yung pagiging woke, para masabi natin sa sarili natin, at least ako may pakialam. Tingnan natin ang mga testimonies mula ulit kay Romel. Sabi niya, masyadong kasing minamasama yung pagiging woke, kaya lang naman kami woke, dahil ayaw namin maulit yung pang-aabuso noon. Hindi dahil trip lang namin at nakikiuso. So sangayon sa kanya, yung pagiging woke, gusto niya talagang magkaroon ng pagbabago sa bayan at hindi lang dahil nakikiuso. So, mahirap kumbaga bigyan ng husga kung ganun nga ba talaga, at depende na lang sa kanila at sa kanilang pag-uugali. Narito pa ang ilang mga Narito ang ilang mga testimonies mula sa kanila, mula kay Samantha Cleofas, isang respondent ng aming mga researcher. Sabi niya, ang hindi ko nung tinanong namin ukol sa martial law, ang hindi namin ako makalimutan tungkol dito ay yung mga political prisoners na tinorture at pinatay dahil lamang sa paghayag ng kanilang saloobin. Dapat talaga silang ipaglaban. Isa pang respondent namin ay muli si Romel. Actually, nung in-interview namin si Romel kahapon, sobrang makikita mo na
itong batang ito ay bukas na ang kanyang isipan tungkol sa mga, hindi na siya nagbubulag-bulagan sa kung ano man yung mga diskurso ng ating gobyerno. Isa pa sa mga nabanggit niya kahapon ay yung sinabi niya na tungkulin natin bilang mamamayan ang gawin ng tama. Gawin yung tama, hindi sa means na sumunod tayo sa gobyerno, sumunod tayo kahit na alam nating mali, kundi itama natin yung mali din ng gobyerno natin. Kasi kung makikinig tayo at susundin pa rin natin yung pagkakamali ng gobyerno natin, ano nang mararating natin, di ba? So, anong mararating natin doon? Parang binabaliwala lang natin yung mga namatay noon, yung mga pangyayaring pinaglalaban ng ating mga tao noon. So, yun. Sa paglalagom, hindi natin maaaring matukoy sa kanila kung tunay nga bang woke sila o nakikiuso lang o dahil masarap lang sa pakiramdam. Pero, totoo na dahil kabataan, mataas yung kumbaga tendency mo na maging woke dahil ito yung panahon na gusto mong magkaroon ng pakialam. Ito yung panahong nagdidiscover ka kung sino ka. Nagdidiscover ka ng katangian mo. Pero, after all is said and done, masasabi nating ang tagal ng animation. Magsabi nating bilang kabataan, maaaring di nga natin naranasan, okay? Ngunit maaari din nating piliin na maging bahagi ng solusyon sa problemang ito. So, kung yung mga kabataan ba ngayon ay woke talaga o hindi, hindi natin malalaman. Depende na sa kanila. Pero for sure, para sa atin, para sa inyo ngayon na nakikinig, para sa aking sarili, try to evaluate kung tunay nga bang woke kayo o nakiki-woke lang o nakikiuso lang. Pero pagtapos ng lahat ng mga yun, at the end of the day, pwede nating piliin na maging bahagi. Pwede nating piliin magkaroon ng pakialam. Pwede nating maging piliin na maging solusyon doon sa matagal ng problema ng ating bansa. And kapag nagawa natin yun, maganda ang mayaambag natin bilang mga kabataan na kapag tanda natin, may masasabi natin, at least may naiambag ako sa lipunan. At doon na nagtatapos ang aming lecture para sa araw na ito. Nag-e-entertain na ngayon kami ng questions, tanong, clarifications. May mga tanong po ba kayo sa inyong mga isipan? O kahit yung mga nabubuong tanong niyo pa? Ang pagiging woke ay pagiging mulat sa mga issue sa ating lipunan. Nais ko lamang itanong kung para sa inyo, ano ang mga negatibong epekto ng pagiging woke, lalo na para sa ating mga kabataan? Salamat. So, ayon sa nakikita natin sa tweets, palagay ko ang magiging negatibong epekto nito ay yung dahil sa ang masidhing kagustuhan na magkaroon ng pagbabago, masidhing kagustuhan na warakin yung tradisyon ng mga nakakatanda natin na bayani si Marcos, naging nakakabuti yung martial law. Siguro sa kagustuhang masira yon, nagiging bastos at minsan pangailapastangan ang ibang mga kabataan na nakakalimutan nila na hindi lang naman puro masama, no, yung ginawa ng ating mga magulang, kundi meron ding kabutihan. Siguro minsan lang ay sumobra. Siguro sa tingin ko ayon, no, Lucel, pagiging bastos. Pagiging bastos lang sa nakatatanda. Yun. Sa tingin niyo, makatutulong ba yung pagiging woke lang o pagiging mulat lamang sa kung ano nangyayari sa bansa sa pag-unlad natin? Tsaka paano? Sa tingin ko, sapat na, para sa akin na, sapat na na namulat ka sa kung ano man yung nangyayari sa ating gobyerno kesa sa nagbubulag-bulagan ka at sinusuportahan mo kung ano lang yung gusto ng gobyerno natin. Mas maganda siguro na mulat ka at pinaparating mo yun sa madla sa pamamagitan ng mga social media. Bakit hindi natin gamitin yung social media bilang isang free will natin or free way para sabihin yung mga saloobin natin, mga nararamdaman natin. Ayan. At dahil ang unang hakbang patungo sa pagbabago ay ang kamulatan, kamalayan. So,
Maaaring hindi ka sumali sa kilos protesta, sa mga rally, pero yung mere fact na mulat ka, na may pakialam ka, na alam mo yung nangyayari, na hindi ka nakikiisa sa kanila na mga apologists, eh sa palagay ko, that's the least we can do bilang mga kabataan para magambag sa lipunan natin. At kapag ka medyo matapang-tapang ka, pwede kang sumali sa kilos protesta. Kung yun yung conviction mo, bakit hindi, di ba? So, ayun. Karamihan ng kabataan ngayon ay talagang hindi sang-ayon sa sinasabi na nangyari yung martial laws dati. Kaya nyo nga ginawa tong lecture forum para ipabahagi tsaka papakita talaga na isa tayo, na naniniwala tayo na ang martial law ay talagang hindi naging maganda sa ating mga Pilipino. Ang tanong ko lang lamang ay, paano kaya namin bilang kami, bilang kabataan, paano nyo kaya kami matutulungan malaman kung paano ipaglaban yung paniniwala namin sa mga mas nakakatanda na sinasabihan kami na tayo, rather, na mali yung iniisip natin ukol sa martial law, na para kasi sa mga nakakatanda, maganda yung martial law at nakatulong ito in a lot of ways na din, na sabi nila, mali yung pag-iisip natin dito. Kaya pag may nakapag-encounter kaya kami siguro ng ganong sitwasyon sa mga matatanda, paano kaya namin masasagot sila ng may respeto sa paniniwala nila at paniniwala natin? Pati na rin sa paglalaban na sa paniniwala natin. Kasi hindi naman maganda siguro na paglalaban, woke nga tayo, kasi yung paglalaban natin sa kanila physically at saka sa verbal ay mali. Kaya nang magmuna bumukang, tayo pa yung may mali. So ano kaya masasabi niyo sa amin para doon? Siguro para maiwasan natin yung pagkakamaling tinukoy namin kanina sa tanong ni Jeremy na yung pagiging baso. Siguro para maiwasan natin yung ganong pitfall sa palagay namin at sangayon din sa nasa leksik namin, sa palagay namin, kailangan nating sabihin yung katotohanan, ngunit kailangan nating itong ibalot sa konteksto ng pag-ibig. So how's that? So truth within the context of love. Pwede mo namang sabihin na mali yung martial law, na hindi ka sumisigaw. Pwede mo namang sabihin na hindi tama yung ginawa ni Marcos, na hindi mo minumura yung nanay mo. Pwede yon. Kung meron kang, kung masidhi yung pag-ibig mo sa kanila, magagawa mo yun. So kung ang thinking mo talaga ay ipaalam lang sa kanila at hindi sila awayin, kasi yung iba ang gusto mang away, yung iba ang gusto mang debate, di ba? Argumento talaga. Yun yung gusto ng iba. So, para siguro ma-preserve natin yung respect, para hindi natin masira yung idea ng respect, I think kailangan nating, ayun nga, ipaalam sa kanila. So, pwede mo yung sabihin, ipaalam sa kanila na mali yung martial law, pero alam mo yun, ginagalang mo pa rin sila, wala pa rin kalapastanganan na ginagawa. Mahal mo pa rin sila, sinasabi mo yung martial law sa kanila para, dahil mahal mo sila, at dahil gusto mo rin silang maging mulat tulad ng pagkamulat na nangyari sa'yo. So yun, truth within the context of love, katotohanan sa pamamagitan ng konteksto ng pag-ibig. Ayun. Paalis na si Jollibee. Atin kanina. Again, bilang mga kabataan, malaki ang potential natin makatulong sa lipunan, pero maaari natin gawin ito sa pamamagitan at sa ilalim ng konteksto ng pag-ibig, tulad ng ginawa ng mga non-violent na revolutionists. Pwede yun. At hindi mo masasabing they're less effective because they're not. Ginawa lang nila to dahil gusto nila ng mas mapayapang himagsikan. Gusto namin pasalamatan yung research team na roon sila. Ayun, no? At yung media team, si Hamede, at yung videographer and the moderators.